Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Opo, huwag kayong alis. Huwag kayong mag-scroll muna. Okay? Tutok muna kayo dito. Ano? Alam nyo naman, mas guwapo ako kay si Dalisay. Wala na, laos na si Dalisay. No? Kaya tutok na lang po kayo sa akin. No? Magandang buhay po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Lalong-lalo na sa inyo. Mga minamahal po namin kabataan. Sana po ay alerto pa rin po kayo sa paglilingkod sa Panginoon na kahit ganito po ang sitwasyon sa ating buhay ngayon, but praise be the name of the Lord, napakabuti ang Panginoon. Okay, para hindi po tayo magtagal, I want to share with you the Word of God, ano, na napaka-importante sa buhay po natin. But before that, meron ko pong gustong i-share po sa inyo. Operation Wake Up Call, no? Meron po tayong babala dito, mga kapatid. Be careful, may kumakalat na sakit. Tama po, sa totoo lang po, mga kapatid, itong epidemya na nararanasan po natin ngayon, talagang ito po ang malaking problema, not only around the world, no? Not only here in the Philippines, I should say, but even around the world, talagang ito po ang malaking problema. Talagang nabankrap po yung bumaba po yung ekonomiya, bagsak po ang ekonomiya ng ating bansa at lahat ibang mga country. Ano? Pero tingnan po natin kung ano po ang gagawin ng Panginoon sa buhay po natin, mga kapatid. Be careful, may kumakalat na sakit. Hindi po itong coronavirus, pero mas matindi ito kaysa coronavirus, mga kapatid, no? At ito po ang nakasulat dito. Babala sa lahat ng mga kabataang Kristiyano. Yan. Okay. Mag-ingat sa sakit na kumakalat ngayon. Ang tawag dito ay Nervus Sabbaticus. Ayon sa pagsasaliksik, kakaiba ang sakit na ito dahil mga Kristiyano lamang ang tinatamaan at araw lang ng Linggo ito dumadapo. Aba, matinding itong sakit na ito, mga kapatid. O mga sintomas, tingnan po natin. Panghihina ng katawan, yun. Kawalang ganang kumain ng at magbihis. nawawala yung gana mong kumain at magbihis, mga kapatid. Ano? Pagbigat ng mga binti, kasukasuan at buong kalamnan, yun. Panlulupaypay sa umaga ng Linggo. Aba, ito pala ang Nervus Sabbaticus na sakit na kumakalat, mga kapatid. At ang mga naiisip na tinatamaan ng sakit na ito ay pawang mga problema, katitisuran, hinanakit at sama ng loob. Yun pala ang tinatamaan itong sakit na ito. Lahat ng tinatamaan ng sakit na ito ay hindi nakakasimba. Matindi ang pagsumpong nito sa pagitan ng mga oras na alas sa 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ngunit di naman ito nagtatagal ng husto dahil mga bandang alauna, ano, alauna ng hapon, yung unti-unti nang gumagaling ang pasyente o ang natamaan nitong sakit na ito, mga kapatid. Bumabalik na ang gana sa pagkain, wala na ang bigat ng katawan at sa parteng hapon at paggabi, makakasalubong mo na nagdra-drive ng sasakyan, namamalengke at nakagagawa na ng normal na trabaho ang mga biktima ng tinaguri ang sakit na ito. Kinabukasan, nasa opisina na, nasa school na, nasa trabaho na, at balik ang dating sigla. Ngunit muling sumusumpong ang Nervus Sabbaticus sa susunod na linggo ulit. Naku, ito pala ang problema ng sakit na ito. Ngunit palala, ang sakit na ito ay fatal at deadly. Nakamamatay, mga kapatid. It will slowly kill your convictions and eventually you will die spiritually. Nako, matindi palang sakit na ito. Your soul will be burned in hell.
Normos sabbaticus is a Latin word meaning Sunday sickness. If symptoms persist, consult the doctor of all doctors, walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo lamang. Siya lang, mga kapatid, ang napakagaling na doktor para mahil po ang sakit na yan. Okay, mga kapatid, through prayer and attending Sunday worship, mga kapatid, huwag nating kaligtaan. Every Sunday, every prayer meeting, pupunta po tayo sa church. Kahit under MGCQ po tayo ngayon, pero at least 50% pwedeng maka-attend na. Depende sa space ng church, mga kapatid. Okay, in 1 Corinthians chapter 15, verse 57, maiksi lang ito. Kaya huwag kayong maalis, no? Mga 10 to 15 minutes lang. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. In 1 John chapter 5, verse 4 to 5, sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sinumang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. May the Lord bless us His word. Gusto ko makipag-usap sa inyo ng ganito, the power of victory. Alam niyo, napaka-importante sa buhay ng isang Kristiyano, mga anak, mga kapatid, na mapagtagumpayan natin lahat ng laban sa buhay. At naniniwala ako, mga kapatid, na hindi ka ilalagay ng Panginoon sa isang laban na hindi ka niya pagtatagumpayin, mga kapatid, no? Na hindi ka magtatagumpay. Kaya napakahalaga ng buhay ng isang Kristiyano, lalong-lalo na kayong mga kabataan, na alamin po ninyo, mga kapatid, ang mga dapat niyong gawin para hindi kayo tatalunin ng kaaway, kundi kayo ang mananagumpay. Praise God! For many of the writers of the Old Testament, victory is ultimately something that comes from the Lord. Comes from the Lord, no? And it is the Lord who carries on the fight. The Lord says, I will fight for you. Kaya huwag kang mag-alala, ano man ang klaseng laban mo, eh mananalo ka. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Praise God. Sama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Wow, praise God. The Lord will go with the Israelites. Ito po ang ano, napakaganda nung unang panahon sa buhay ng mga Israelita. The Lord will go with the Israelites in their conquest of Canaan. No? He will fight against their enemies and He will give them victory. Ang Diyos nila, siya pa rin, mga kapatid, ang Diyos na pinagsisilbihan natin. Kung binigay ng Panginoon ang katagumpayan sa kanila, ngayon, ibibigay din ng Panginoon ang tagumpay sa iyong buhay. Sa araw na ito, purihin ang Panginoon. Malala nyo ba si David na against sa Goliath? O, tignan nyo naman, ano, ang history. Binatilyo pa lang o bagito pa lang si David dito. Pero tinalo niya ang kaaway ng Israel na si Goliath, mga kapatid. At dahil sabi niya, na God is always with me. Di Diyos adakan niya kakantanayin. Kaya mga kapatid, mga kabataan, alalahanin po natin, since the beginning, mga kapatid, tayo po ay victorious na, no? Tignan po natin ito. Nung walang malisyoso dito, nung nagtalik na ang nanay at tatay po natin, yung mga maraming millions of sperm cell to meet the egg cell, iisa lang ang pwedeng makapasok. Ano? At ikaw yan, no? 4 millions of sperm cell, mga kapatid, na nagtatalunan, no? Isa lang ang makamit sa egg cell. At ikaw yan. Kaya you are victorious. Purihin ng Panginoon. You are winner. O, tingnan nyo. Kaya isa lang. Kaya napakabuti ang Panginoon. Kaya pag
Marami po tayong pagsubok sa buhay, parang iniisip po natin, hindi ko na kaya ito, Panginoon. Hindi, kaya mo yan. No? Dahil winner ka. No? Victorious ka. Praise God. Yun ang pangako ng Panginoon. Sabi niya dito, the Lord your God is going with you and He will give you victory. Praise be the name of the Lord. Sabi niya dito, the greatest victory is not winning against people, but winning against self. Ikaw mismo, yung sarili mo, mga kapatid. Hallelujah. Loser talks about obstacles. Winners talks about opportunities. Loser talks about adversities, hardship and sufferings in life. Winners talks about victories. Small mind talk about people, but good minds talk about experience. Yan po. Every day of our life, there is victory in Jesus, my beloved. So, ano po ang i-overcome po natin sa buhay natin, lalong-lalo na sa sitwasyon natin ngayon, mga kapatid? Una po, no? Victory over worry. Yan, ito po ang malaking problema sa ating kapanahonan ngayon. Daming nag-worry, no? Eh, yung mga walang boyfriend, walang girlfriend, nag-worry na sila. Grabe. Huwag kayong mag-alala. Alam ng Panginoon ang para sa inyo. No? Don't worry. Be happy. Sabi niya dito sa Matthew chapter 6 verse 34, therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Ayaw kang putari. Eh, minsan nga, eh, pinoproblema natin yung hindi pa problema kasi minsan, no? Eh, namumroblema ka na kung saan mo matatagpuan ang partner mo sa buhay o kaya maging jowa mo. Why not? Don't worry, yun ang sabi ng Panginoon, no? Manalangin ka lang, magtiwala ka lang. Alam ng Panginoon ang puso natin. Alam ng Panginoon yung the best para sa atin. Ano? Kaya huwag kayong mag-worry. Pag dumating ang worry sa ating buhay, mga kapatid, eh, ang dami ng question, no, sa ating utak, dumadaan sa ating isipan. Ano kaya? Magkakatsuwa ba ako sa next month? O kaya, ano na kaya ang mangyayari sa buhay ko kung wala akong jowa? Masaya ba kaya ako? O anong ganito, ganyan? Ay, nako po. I tell you, my friend, God is our joy. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. O yun nga. Kaya tanggalin po natin yung mga dumadaan na questions sa isipan po natin pag dumating ang worry sa ating buhay. Tingnan natin ito. Do you have a problem in life? No? Yes? Baba tayo, no? Yes? Can you do something about it? Oh, mamimili ka dito, yes or no? Pag pinili mo yung yes, then why you worry? Ano? Sa taas, balikan naman eh. Pupunta tayo doon. Do you have a problem in life? No? Then, why you worry? Yun lang, napakasimple. Kaya, don't worry about anything, brothers and sisters. Just trust in the Lord, just pray to the Lord. Ang Panginoon ang bahala dyan. Most of the things you worry about never happen. 99% yung mga worries mo, ay, hindi mangyayari yan. Minsan nga, Lord, magkakatsuwa pa ba ako, Panginoon? Baka wala na, eh, nalalaglag na ako sa kalendaryo. Ayun, kinabukasan, may nakasalubong kang foreigner. Ayun, ano kayo? Yun, hindi lang pinagtagpot, pinaghanap pa. Praise God. So, kayo mag-alala. You know, yung mga worries ninyo, hindi mangyayari yan, 99%. No? Ang plan ng Panginoon ang masusunod sa ating buhay. Praise be the name of the Lord. Worrying does not take away tomorrow's trouble. It takes away today's peace. O, alalahanin po natin yan, mga kapatid. Kaya, don't worry
be happy. Alalahanin po natin sa Galatians chapter 6 verse 9, and let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap. We do not give up. If we do not give up, I should say. Kaya don't give up. No, don't worry. Be happy. At ito pa mga kapatid, never give up. Stay focused. Stay positive. Stay strong in the Lord. Why? Because sabi ng ni Pablo, I can do all things through Christ who strengthens me. Yan. Pakipagsaot ayo ni Pablo na I can do all things through Christ who strengthens me. Praise God. Pangalawa, para hindi tayo hindi masyadong mahaba, mga kapatid. Victory over sickness. Ito na, mga kapatid. Ang daming mga natatakot dahil sa coronavirus. No? Sabi niya dito, Isaiah chapter 53, verse 4 to 5, tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit, inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. By His stripes, we are healed. Napakabuti ang Panginoon. Kaya pag dumating ang sakit sa ating katawan, magtiwala lang po tayo na ang Panginoon ang great doctor po natin. He is our healer, my beloved brethren. Psalms chapter 91 verse 5 to 6, sabi niya dito, pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing bigla ang paglusob ng mga kaaway. Verse 6, ni sa ano pamang darating na salot, pagkagat ng dilim, sabi niya dito, pagkagat ng dilim. Sa pagpupuksay, wala kang takot sa araw man dumating. Kaya, anong klaseng salot na yan? Hindi tayo mag-alala dahil kasama natin ang Panginoon. Source of sickness. Ano ba ang source of sickness? Because of sin. Yan. Satan himself and yourself. No? Itong sinasabi po natin na overfatigue. Inabuso mo ang sarili mo. Kaya yun ang problema minsan. Kaya nagkakasakit po tayo. No? At saka si Satanas, hindi nanggagaling sa Panginoon ang sakit, kundi si Satanas. At saka yung mga, that is the result of sin na nagawa po natin, kaya nagkakasakit tayo minsan, mga kapatid. Naalala nyo ba si King Hezekiah na nagkasakit siya ng matinding sakit na sinabi po ang Panginoon kay Prophet Isaiah na puntahan niya si King Hezekiah dahil malapit na siyang mamatay? O tingnan po natin ang nangyari dito. In 2 Kings chapter 20 verse 1, in those days, Hezekiah became ill. Nagkaroon siya ng sakit and was at the point of death. Talagang yung malala yung sakit na yan dahil mamamatay na siya. The prophet Isaiah son of Amos went to him and said, this is what the Lord says, put your house in order. Puno sa muntimalay mo. Tagsipot na matay ka because you are going to die. You will not recover. Sabi niya pa dito, ang kan na maagas at pay. Na? Matay ka na talaga ang sakit mo. Niya ka talaga ang sakit. Pero alam niyo nung napakinggan ni King Hezekiah yung sinabi ni Prophet Isaiah, sabi niya dito sa verse 2 and 3, Hezekiah turned his face to the wall and prayed to the Lord, remember, O Lord, how I have walked before you faithfully and with wholehearted devotion and have done what is good in your eyes. And Hezekiah wept bitterly. No? Talagang umiyak ng
nagsangit nga nasa M, sa Ilocano, talagang bitterly nasa M, no? Nasakit, masakit na panagsangit kakabsa, no? And verse 4 to 7, sabi niya dito, nung yun ang ginawa ni King Hezekiah, ano ang nangyari? Hindi pa nakakalayo si Isaiah, Isaias sa gitnang bulwagan ng palasyo nang sabihin sa kanya ni Yahweh, ba? Namusap na ang Panginoon kay Prophet Isaiah. Ano ang sinabi? Verse 5, bumalik ka, sabihin mo kay Ezekias, ang hari ng aking bayan, narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha. Kaya, pagagalingin kita o pagagalingin kita sa ikatlong araw, makakapasok ka na sa templo, mabubuhay ka pa ng 15 taon, 15 years, ang dinagdag ng Panginoon sa kanyang buhay. Hindi lamang iyan, ililigtas pa kita at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Ipagtatanggol ko ang lungsod na ito alang-ala sa aking karangalan at sa aking pangako kay David na aking lingkod. Pagbalik ni Isaias kay Ezekias, inuutos niya sa mga katulong ng hari na tapalan ang katas ng igos, ang bukol ng hari upang ito'y gumaling. Ginawa nga nila iyon at siya'y gumaling. Bukol pala ang sakit ni Ezekias, mga kapatid. Siguro cancerous na ito. Kaya matindi yung sakit na yan. Pero praise God, napakaganda ang ginawa ng Panginoon sa buhay ni King Ezekias dito. Nung nakita ang Panginoon ang luha niya, yung pag-iyak niya, na sinabi ba kay Lord, alam mo Panginoon kung paano ako naglingkod sa iyo nung kabataan pa ako, talagang devoted ako sa iyo, ginawa ko lahat. Yun ang sabi niya. At praise God, pinakinggan ng Panginoon ang kanyang daing at pinagaling ang Panginoon ang kanyang sakit at karamdaman. Kaya mga kapatid, sa hapong ito, sa araw na ito, anuman ang klase ng sakit na dumapo sa ating katawan, mga kapatid, o yung coronavirus na yan, mga kapatid, na kumakala, nako, as long as na magpakaber po tayo, yung banal na dugo ng ating Panginoong Hesukristo, hindi po tayo maaano, mga kapatid. Haantay ito nga maanano. Praise God. And the last, but not the least, at meron pa, mga kapatid, pala, no? Kaya don't underestimate the power of prayer. Gaya ng ginawa ni King Ezekias, mga kapatid. Because we believe in the power of prayer. No? Napaka-importante. Don't estimate the power of prayer, mga kapatid. Kaya sabi ng Panginoon, i-claim po natin ang kanyang mga salita, I am the Lord that heals you, sabi ng Panginoon. So, sabihin po natin sa kanya yan. At ito ang sabi ng Panginoon, I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. Thank you, Lord. Napakabuti ang Panginoon. Kaya sabi niya sa 1 John chapter 3, verse 21 to 22, Beloved, if our heart does not condemn us, we have confidence before God, and whatever we ask, we receive from Him, because we keep His commandments and do what is pleases Him. Yan. Ibibigay ng Panginoon, mga kapatid, ang hinihiling po natin pag ginagawa po natin ang kaaya-aya sa kanyang harapan. And the last, but not the least, victory over temptation. Ito po ang isang malaking problema, lalong-lalong na sa mga kabataan. No? Temptation. Tukso. Ayan. Hindi ako naniniwala yung kanta ni Imelda Papin noon na Utukso, layuan mo ako. Yun ang kanta niya noon, mga kapatid. Pero ang gagawin po natin ay tayo ang lumayo sa tukso. Hindi ang tukso ang lumayo sa atin. 1 Corinthians 10 verse 13, No temptation has overtaken you that is not common to man.
God is faithful and He will not let you be tempted beyond your ability. Oh, but with the temptation, He will also provide the way of escape. Yun. Pinipira na lang Panginoon ng ano, magandang daan para makaiwas po tayo sa pagsubok na yan o temptation na yan, that you may be able to endure it. Mga kapatid, tignan po natin ito. Source of temptation. Negative. It is not God. Remember that. It is not God. Hindi nanggagaling ang Panginoon yan. No? Ang sabi niya sa James chapter 1 verse 13. At Satan himself, siya ang talagang source ng temptation. 1 Peter chapter 5 verse 8. Pakitake note nyo na lang yan at babasahin po ninyo sa bahay po ninyo. No? The flesh. Ito, laman. Ano? James chapter 1 verse 14. Ano?